nakikinig akong ganun, akala nila yung buong mukha ko, nagpare-toki ko na. Samantalang mata lang naman. Wow! Tsaka naipo lang naman. Well, susunod. Isang thing na napaka-vain ko, ha? I mean, lagi akong, yung mga ginagawa ko madalas is, syempre papa-facial ako dahil oily skin ako. Okay, so, nalangan mga maintenance na ganyan, yung mga tipong palaser ng kilikili para hindi natubuan ang hair. And anything na may kinalaman na hihiwain, tatakiin, or dadagdagan, or babawasan, huwag na lang po. Sa ngayon, ayoko. Hindi ko kasi ayoko kasi na one day, eh, may papabago pala ako sa itsura ko, di ba? Ewan ko, baka magpabalat ako. Alam mo, hindi mo masasabi. Barat na barat, hindi ko nagbagawa yung test. Masarap din yung meron kang mga people around you who know your worth. Kumisang kahit na pinangihinaan ka ng loob, isipin mo na lang that there are people who love you for no matter what, for what you are. Alam mo na may mga tao kong napapasaya kasi bigyan ako ng Diyos ng boss. So, doon ko na lang ibinibigay yung, kumbaga, kung imbis na mainis pa ako sa ibang tao para sabihin yung mga hindi maganda sa akin. So, na-appreciate ko na lang yung mga ibang bagay na magagandang sinasabi sa akin. Tama naman yung sinabi ng lahat, pero importante rin din siguro na kaya mong mahalin yung sarili mo kahit pa sa anong itsura mo, anong pinagdadaanan mo. Siguro, totoo naman kasing sinasabi nila na hindi ka kayang mahalin ng isang tao kung hindi mo alam kung paano dapat mahalin yung sarili mo. Okay lang na maging sa start, maging insecure. Kasi hindi naman siya sobrang masamang bagay. Kasi maraming ibig sabihin parang if you're insecure, marami kayo na insecure. Hindi ka nag-iisa. After nun, yung next step is find the beauty in you.